of yung libro ni Ramon, nakarelate ako. Kasi, hindi naman sa hindi ako crush ng crush ko. Pero parang ano, nakarelate ako bigla. Pero hindi nagkaroon ng age gap bigla yung edad nila Kim Chiu tsaka Xian din sa akin. Because of the Ramon factor. Not cool. Ayaw ko nang ibalik ang mga nakaraan. Kasi baka umiyak na ako dito sa harap ninyo na masira ang appetite nyo for extra servings. Bale yung libro, ano yan, galing yan dun sa mga nagtatanong sa akin sa aking Formspring account. So tingin, alam niyo yung Formspring, yun. Ayun, so, simula pa konti-konti mga tanong, paano maningil ng utang dun sa kanila, paano kukunin pabalik yung USB, tapos putang sa pag-ibig. Kaya, generally, hindi ko naman talaga kwento to ng maraming tao na nagtatanong sa akin. Tapos, sinasagot ko. Tapos, ayun, ginawa kong libro. Hindi ko talaga in-expect na magiging pelikula siya, pero sa malikhaing mga pag-iisip nila, Direk Irene, Direk Joyce, mga taga-star. Ayun, nabuo siya bilang kwento ni Sandy at Alex. Ewan ko, pag dumarating siya, nakangiti kami. Tapos, sarap ng kwentuhan. Pupunta ka agad sa table, kain, tapos sarap na ng kwentuhan. Even si... Oo nga, kakain ka agad doon. Pag nandun sila mo, nakangiti ka. So, magaan lang yung ano. Siguro, parang sa buong experience ko rin ng paggawa ng pelikula is walang Ramon, walang ganung topak na pumasok sa pelikula ko. Topak, topak ko lang. So ngayon, bilang ano, natulungan ako ng topak ni Ramon. Oo, kasi maraming nagtatanong, sabihin, hindi naman sila kagandahan. Well, konti lang naman yung maganda sa populasyon natin. So, paano sila ko-compensate? Kasi yung kagandahan, medyo may pagka-inborn. So, gagawa ka ng parat. So, hindi lang landi na parang malandi na talipandas. Pero, sabihin, emotional landi, magiging mabait. Ayun, bawi ka sa ibang bagay. Parang ganon. Personality, interesting, ganyan. Ayun. So, hindi lang yung mga papangakit na bababa mo yung cleavage mo, gano'n. Tapos, magsusot ka ng perfect shorts. Ano rin, meron din landi sa mga ngiti, ayan. Usually naman, pag talented ka, at pero hindi mo binigay, parang hindi ko makikita yun eh. Pero sila naman, willing, kahit pagod na pagod, kasi they were doing their, ano, the soap eh, nung time na yun. So, pagdating nila sa set namin, ang unang concern nila is tanggalin yung eye bags, no? So, yun yung ano nila. Pero yung energy afterwards kapag ano, nandun na kagad. And, yun lang, siguro kailangan ko talaga ng youthness nila bilang binitawan na ako ng youthness ko. Kailangan ko yung youthness nila, kailangan ko yung perspektibo nila, kailangan ko ng ibang pagtingin sa love story. Nalungkot ako kasi kala ko ako bida. Tapos yun dala. Pero okay din, kasi yun din, hindi nun naman na-expect na, ano, na lalabas ako dyan. Nakala ko nga, ano lang ako eh, parang dadaan lang, ganun, para lang masabi na, sige, nilagay ka namin ha. Ayun, nakakakilig. Lalo na nung nalaman ko nun na sa mga shooting dami nagmamahal sa kanila, ganun. Grabe, araw-araw parang may pakain, yung bite ng mga friends nila, dating ng dating from all over the world. May mga, syempre naambunan din ako ng mga chocolate paminsan-minsan. Naibigaw sila sa Switzerland. Nagbibigay ng mga top drone, nakakaiba na flavor. Sabi ko, tita, ano ang lasa niyan? Parang batang patay gutom lang na. Tita, ano yan? Masarap ba yan? Sinidigan na lang ako kaya. Sinusunod ko na, actually, may nilabas ako ngayon, parang planner pa siya. Parang ano lang siya. Oh. Hindi. Sabihin ko na yung title, no? Kasi pinagkakalat ko na rin naman eh. Ang title nun, Help, ayoko na sa shota ko. Yun yung parang book to. Ang mga sinulit ko lang dito kasi tignan mo yung format na ito. Tanong, sagot. Ang writing skill lang na dinemonstrate ko rito, yung mga introduction, na sa totoo lang, inamin ko, di naman ako writer talaga. Ang sinusulat ko, yung mga thesis ko, yung mga ganon, projects sa eskwela. So, parang high school format pa rin. Introduction, body, conclusion. Parang gano'n. Tapos yung sentence construction ko, subject, transitive verb, direct, object. The dog is on the mat. Parang
lang, basic lang. Meron talaga kaming kwento. Meron kwento na ginawa yung writer namin, si Eileen Villamor ng ano. Tapos, idea ng Star Cinema, yun paggamit kay Ramon. So, nire-write namin yung pelikula based dun sa lingwahe ni Ramon Bautista. Bali yun. So, nagkaroon siya tuloy ng masakit at totoong klase ng pag-ibig pa. Naging ganun tuloy. Hindi siya naging parang Disney love story. Naging mas totoo at masakit, masarap, go-go na pag-ibig. Gusto kong maging dancer. Dancer. Parang mga sex bomb pa. Yung talaga gusto ko. Kasi nagda-dance ako sa ano, sa, alam mo na, sa elementary. Tapos tumuloy hanggang high school. Nung college, nag-dance kami na mga, kahit sa UP, nagda-dance kami para lang makakain. Kasi wala talaga kaming pera, wala kaming pangkain. So, sumasali kami, nakikontest kami, para kahit hindi kami manalo, dahil hindi naman kami marunong talaga, may pangkain. Magiging faithful ng pelikula, is talaga faithful siya, kasi yung writer namin, si Eileen Villamor, naging estudyante mo ba? Uy, hindi! Kabatch ko yun! Kilala niyo si Ramon? And she understands the book very well. So talagang ano yon, yung lingwahe, yung damdamin ng pelikula. Ewan ko lang ha, kayo na lang magsabi sa amin, hindi. Niloko nyo kami, ganun. Pag napanood nyo yung pelikula, talagang dun, base dun sa pagkakaintindi dun sa libro. We tried hard na to be loyal and to be different. We try. Mga kabataan. Sobra. Oh, sobra. 100%. Sir, parang sige yung mga pinag-uusapan natin dito. Tapos yung trailer, narinig niya yung voiceover. Ako yun. Ramon Bautista pa rin, grabe. So, the best selling book by the internet action star. Napaka self-centered. Kaya... Sorry, sorry. Sinulat nila yun. Sinulat nila yun. Ginasa ko lang, pero natuwa. Grabe naman to, baka sabihin nila, napaka-makasarili ko. Pero siyempre, na-record na. Nasa baba na ako nung ano, na Star Wars bago ko sabihin. Siyempre, wala nang balikan. Babalik yung padala ako doon eh. Naka-forma na ako, paalis na ako eh. Well, bukod sa gandang lalaki. Baka nakakatrabaho ni Direk Joyce, binanggit na niya kanina, Agamula, Robin Padilla, tapos... Lord, yung titig ko, yung smile ko, paminsan-minsan. Sabi na sa akin ng nanay ko yan. Pero kailangan ko siya pilitin. Mami, sabi ko, Mami ka mukha ko ba si Lucky Manzano? Sabi ko, hindi kaya, sabi ko, hindi mo ako mahal, Mami. Umuha na lang siya. Ayun, sa sarili ko, nako, syempre. Oo. Pwede ka mong magbigay ng sample. Kasi, bawa, ano, hindi ako crush ko, ganun. It's parang, instead of maglaslas ako, kaya tumalan ako sa building, uminom ng panlinis ng silver, iniintindi ko na lang yung mga bagay na yan. Tapos, tinatry kong i-explain sa mga tao para pag tumama din sa kanila, kasama yun sa beauty ng love, na parang, yeah, ang sakit, ang ganda. Nakakaingit ang mga hindi nasasaktan kasi, sila yung nakakaramdam ng tunay na at wagas na pag-ibig. Oo, oh, si Kim. Okay siya kasi very open. Siguro, ano na rin, yung gusto niyang ibahin na yung sarili niya. At saka, hindi naman siya nahiya. Kasi kahit saang mall kami pumuntas, ganyan yung itsura niya. Okay lang naman sa kanya. Actually, eto bakit hindi ka crush ng crush mo, isang page lang sinagot yung tanong na yan eh. Yung mga iba, parang mga palamuti na lang eh. No? Kumbaga sa palabok yan yung mga... Kalaman si, gano'n, taga lang. Saan may page na yun? Na yung sampu na yun, hindi ka crush ng crush mo kasi pangit ka, masama ugali mo, hindi niya type yung mga trip mo, kaya may shorta na siya, may crush na siya. Malayo bahay mo, gano'n, lakas mo magkani. Ayun, bale, ayun nga, tapos nandun din sa trailer, na tinitignan niya yung salamin. Okay, tignan mo yung salamin, tapos malalaman mo ang sagot. Magandang tanong yan, sir. Depende kasi sa harap kong babae. Kung walang suso. Naku, siyempre. Alam na natin yan. Yung bird, may take charge eh. Parang ganun eh. Huwag yung...
emotional stability mo nakasalalay doon sa control ng utak mo eh. Ganun, ano. Tapos, sabihin, ay, huwag yan. Naku, huwag yan. Pero sige, pwede na rin siguro yan. It won't hurt. Ganun. So, kailangan siguro balance eh. Dapat in control tayo lagi. Tapos, lagi tayong magsusuot ng emotional condom.